Na ko lang. Parang mag-vlog, nagsusukay ka pa. Anak, ano ba yan? Sobrang pawis na pawis ka naman kasi. Bobby, bakit ka pa nag-video? Yo, what up? Wala lang. Ako ba mag-i-intro ikaw? Ako dapat. Hindi, ikaw nga. Ako. Ano ba yan? One, two, three, go! What's up, Toro Family? Oh my God! So, ayun na mga guys sa inyo lahat. Siyempre, dito na naman kami nagbabalik Toro Family sa page ni Mami Tony. Like and subscribe muna kayo sa channel ko. Ayan. Ay. Pero siyempre, ayan, sana mag-subscribe din kayo sa page ni Daddy Rob. Ayan, page ni Daddy Rob. At, ay, hindi. Sa channel ni Daddy Rob, YouTube channel ni Daddy Rob. And page also. Ay. And page. At sa channel ni Tayo niya. Asan channel mo? Yahoo! Ay, channel mo. Sorry. May channel eh. Siya daw yun. So, yun na mga best ko, nandito kami ngayon dahil mayroong nag-request sa amin kung paano daw kami nagkakilala ni Daddy Rob. Nag-request na ikwento daw namin kung paano kami naging Daddy Rob, paano kami nagkakilala, paano kami nagka-developan. Wait. Developan. Wait, Daddy, Bobby, huwag kayo magsinungaling. Hindi kayo magsinungaling. Pero bago namin ikwento yan, sa totoo lang, pangalawa na talaga namin take to ng vlog na to. Kasi yung una, nag-away talaga kami ni Daddy. Kasi nainis ako sa kanya kasi... Nainis din ako sa'yo. So ito, mapakita natin yung konting video na nainis, nagkainisan kami dalawa kaya hindi natuloy. Ito yung video na yun. Ang daming Korean na sakto lang sa budget. Eh na nga, tapos hanggang sa dumating na nga tayo sa punto na nagkasama na kami. Nagkita na kami. Ngayon sabi niya, kahit hatid lang kita sa inyo, sabi ko, sige na, sige. Ngayon, sinama ko pa yung dati kong kagrupo na wala na ngayon kasi sa amin. Ayoko nang banggitin yung pangalan. Ay, naantok ang pangit. Tignan sa ano. Ikwento mo ta. Ikaw na lang magkwento. Oh, no! Ikaw na lang magkwento. Bobby. Daddy, parang kasi wala akong gano. Ba't nandiyan ka na po? Pag may gano ka na ba, hindi ka na pong kasi. Ano? Nagtapuupan ka na, hindi pa natin yung sapos. Gawin na kasi natin. Nandiyan ka na lang magsabi. Si Mami na lang salita ang salita. Hindi ko kasi si Mami lang naman nagsasalita eh. Baka siya magalit na naman, Mami. Hindi, magsalita ka na. Sige na, Daddy. Sige na. Sige na, asawa. Hindi na, sige na. Ikaw na magkwento. Wala na ako. Kasi, Daddy. Wala na magtuloy. Hindi ko naman alam bakit ako. Ikaw na. Bakit ako? Mami. Na, Mami. Ikaw na. Ikaw lang magkwento, kaya na pa ako sa tanong salita eh. Ako din eh. Wala na ako naman eh. Ano, ikaw din, yun, wala ka na ng gana eh. Wala naman akong inaano. Daddy, tignan mo yung araw. Umaga na. Sana pa na kayo. Aray! Mami! Ano ba naman yan? Huwag masyado kasi. Sabi ko na, Barbie. Huwag masyado. Anak-anak. So, ito na nga. Start na tayo, guys. Natin. Okay. So, once upon... So, day one, syempre, silat ko si Mami Tony sa Viber. Sabi ako, hi, Miss Tony. Parang gano'n. Hi, Miss Tony. Hi, si ano po to? Si Rob Moya. Ganyan. Ganon. Tapos, ang medyo, ano eh, natagalan pa ako mag-reply eh. Ay, natagalan. Naghihintay ako ng reply niya. Oo, so ang nangyari ganito. Nag-reply ako kasi nagtataka ako. Kasi ganito yun guys. Sa Viber ko kasi, lahat ng nandun, family,
friends or work yan. Ganun lang talaga yung nasa Viber ko. Kasi pag sa Messenger, kasi natatagbo na lahat ng messages ko, kaya hindi ko na nakikita. So sa Viber talaga, dun yung mga importante na nag-message sa akin. So na-curious ako, nag-message. So, hi Miss Tony, ganyan, ganyan, ganyan. Eh pagtingin ko, sino kaya to? Nakita ko, Rob Moya. So napaisip ako, ay, merong number ko. Ibig sabihin, baka sa work to. Kasi hindi ko naman siya friend, hindi ko naman siya family member. So sabi ko, ay, hello po, sino po kayo? Ganyan, ganyan. Tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, paano mo nakuha yung number ko? Tapos, ang sabi mo? Ang sabi ko kasi kay Tori, sabi ko, nakita kita sa event sa Oblivion. Oo. Tapos na, yun nga, nakainom siya. So, lumapit ako sa kanya, kinuha ko yung number niya. Binigay ko daw. Binigay ko daw yung number ko sa kanya. Yun na nga anak. So napaisip ako, sobrang na-curious ako kung sino siya. Kasi hindi naman ako nagbibigay ng number. Kahit lasing ako, di talaga ako nagbibigay ng number. So na-curious ako nang na-curious kay Daddy Rob kung sino ba siya. Kasi ba't kinibigay number ko dito? Eh sabi niya, alam mo hindi mo na matandaan. Yun lang yung sabi niya. So curious ako, syempre single naman ako, ganyan ganyan. So kinausap ko si Daddy Rob, naging magka-chat na kami palagi. Hindi lang lagi, every second. Talaga sobrang na-curious ako sa kanya. Tapos siya naman, naging ano, parang sabi mo, follow kita sa IG, di ba? Yung mga ganun-ganun. Sarap pala long time na yun na curious ka sa akin. Dati hindi pa kayo di Daddy Rob, naalala ko, chat ko. Sana pala long time na curious ka sa akin, sabi sa yung nagtatanong, kasi sino kaya itong Rob Moya? Sana sinabi ko pala, ang future mo. Hi, Miss Tony! So yun na nga mga besi ko, after namin naging magka-message kami, sinabi ko sa kanya na, saan ka? Parang tinanong mo ako kung ano gagawin ko later. Basta nagkausap kami na siya kasi meron siyang taping. Ako naman meron akong event sa The Fort. Ngayon sabi ko sa kanya, sa The Fort kami, ganyan-ganyan, pinakita ko sa kanya yung poster. Sabi niya, ay daan ako, ganyan-ganyan, dadaan ka sabi mo. Ngayon ako naman, okay, nasa event ako. Kasi natapos ng event, nag 3 a.m. na mga ganun. Hindi ko kasi 3 a.m. Hindi ko kasi ina-expect na ganun katagal matatapos yung taping ko. Eh oo, sabi niya, darating siya. Eh hindi naman siya dumating, wala siyang kasama kahit na sino. So ako, natapos ng event ko mga 3. So sabi niya, pwede bang punta na lang ako? Sabi niya, hindi ako aabot. Pero ang gagawin daw niya is iahatid lang daw niya sana ako sa bahay na lang. Parang ganun. So after event, paglabas namin ng bar, dumating na si Rob. Oh, so nagkita na pala kayo? So ito na, nagkita na kami. Unang pagkikita namin to, anak, ni Daddy. Pagkakita namin, pag nagkita kami ni Daddy, sa labas siya. Tapos parang si Daddy Rob parang, sobrang papogi, sobrang... With the jacket on, with the long sleeve. Oh man! Sobrang ano siya. Yung Superman na buhok ko na may gana. Papogi siya nung time na yun talaga. Okay. Hi, Miss Tony. Tapos ano nangyari nun, nagkasama na kami. Sabi ko, sige, ito na lang sa bahay. Tapos, yung makakalimutan ni Chori Toy, she was wearing those beautiful black long boots. Tapos, naka-boots ako. Naka-ano siya, wearing black and, oh man, she was... Black spaghetti sa kajaka. Tapos syempre, alam mo naman, Tony Fowler, you know, with the konting cleavage, ganyan. Oo, may tanga eh. Tapos... Bakit po pinapakita kay Daddy suso ko? Tapos, she was hot! Woohoo! Hot po si Bobby? Ay! Hindi, cold. Tawag na nga. Tapos nakita kami, ito sabi ko, sige hatid mo na ako. So magkasama ka na kami sa kotse, kasama yung kagrupo ko. Tapos sabi ko, wait lang, kakain na muna kami. So dumaan muna kami ng McDo. Diba? Sa may timag, tapat ng ABC. Yeah. Ano na ko? Kinikilig ako. Akala ko ba korean? Anak, hindi po. Sa chat kasi namin, sabi ni Rob, kain daw kami sa labas. Tapos sabi ko, sabi niya Korean. Sabi ko, favorite, paano mo nalaman na favorite restaurant ko yun? Sabi niya, wala stalker ako eh. Wala ganun yung mga chat namin. Hindi pa kami nakikita neto ah. Tapos sabi niya, sige kain tayo. Sabi ko, sige sama ko yung mga grupo ko. So, parang napaisip si Daddy Rob na, baka pinaperahan na? Oo, yun yung naisip si Daddy Rob. Kasi imagine nyo ito ha. Yayain mo ng date ng dinner, ang gusto niyang mangyari, isasama niya yung buong grupo niya kasama sa dinner kasi daw kinakabahan daw siya, baka daw i-rape ko siya. Diba? Mga ganun-ganun. Alam ko na, Mami. Hindi ko na lang so, ayun. Ayun, tapos, inisip ko tuloy, baka pinaperahan ako ni Mami Tony kasi parang, bakit ka magdadala sa grupo? Tapos yung gusto pa niyang restaurant, ang mahal pa ng it all you can Korean doon, meron naman mas mura, diba?
Kaya inisip ko to, yung ganun yung inisip ko kay Mami Oni. So yun na nga, so yun yung naging chat namin. So cut na natin yon, wala naman na yun. So dito na nga kami sa McDo. Mm. Tapos, no-order lahat ng family ko. Kasama ko family ko, lahat ng barkada ko. Tapos order kami ng pagkain. Pagka-order namin, siya magbaganong pa ng wallet, di ba? Pabayaran, sabi ko, hindi na, wag na ako na. Oh, di ba, hindi kita pinaperal. Tapos, pagkagano'n niya ng ano, ng pera sa McDo, sabi ko, sige, wag na, so ito na, umupo na kami, kumakain na kami. Okay naman ako, chill lang ako, parang wala lang kasi sa akin eh. Kasi marami na din naman ako mga nakitang gwapo ko tulad ni Daddy Rob, hindi ako yung parang laglag panty agad. Unless may makita akong special thing. You know, the magic thing. Tapos, edi eto na. So parang yung mga kasama ko, makasama kasi yung bakla. Yung mga hindi ko ng friends ngayon. Eto na, andan na kami. Eh, wala lang naman sa akin, lagi lang usap-usap lang kami. So yung mga kaibigan kong bakla, sa iba naman sa akin. Inakasal lang ko gano'n, so parang, grep ako nung react ng gano'n. Tapos, kinikilig sila anak para sa akin. Kinikilig talaga sila. Tapos ako parang, gano'n lang ako ng gano'n. Tapos sa nangyari nun. Tatawa ako, nagmumukha akong kinikilig kay Dad Rob kasi nga, parang kami nga high school lang. Hindi, naasar kami gano'n. Sabi ko, parang namang ante. Hanggang sa ito na dumating na yung price ko kasi na-late yung pagbigay. Pagdating ng price ko, sa harap ko na, with ketchup. Tapos, bubuksan ko ng gano'n. Ito na yung moment na favorite namin ni Dad Rob pag-usapan. Yung moment na paggagaroon sana ako ng ketchup, bubuksan ko anak yung ketchup. Sabi ni Daddy Rob, hindi, wag na. Ako nang bahala. Angas ako, hindi. Ako na, ako nang ketchup lang! Ako na, I got this. Ay, huwag ganun ako sa akin. Tapos kinuha niya yung ketchup ko. Pag ako niya ng ketchup ko, anong ginawa niya? Binuksan niya para sa akin. Tapos, inano niya, pinour niya dun sa harap ko para meron akong ketchup sa fries ko. Pagka gano'n niya lang, wag na, tapos pagbukas niya ng fries, alam mo na sa isip ko, anak? Huwag na, alam. Parang, ano ba yun? Kaya ito, ha? Crush ko na siya! Crush ko na siya! Pinagbukasan niya ako ng ketchup! Totoo yun. Doon nag, ano? Alam mo, Bobby? Nalawasak ka na ba? McDo, alam niyo na. Oo, tapos yun niya, McDo talaga nag-start yung pagiging crush ko sa kanya. Kasi pagtingin sa kanya, parang gumanon yung mata ko na parang ano. Paano? Gumanon yung mata ko, parang wow. Parang gano'n, parang wow, bumuksan mo ako ng ketchup. Parang, oh my God, feeling princess naman ako dito. Parang gano'n. Kasi di ba in-explain mo din, asawa? Kasi, ito yun. Kasi sa mga past relationships ko talaga, sanay talaga ako na parang ako yung lalaki, ako yung gumikita ng pera, ako yung nagtatrabaho, ako yung gumagawa ng lahat. Mga wala silang silbi. Madalas. Halos lahat. Parang gano'n. Parang isa lang yung medyo maayos pa. Pero nakasandal pa rin sa akin. So yung lahat ng exes ko, gano'n siya. So parang nanibago ako kay Daddy Rob. Yun na, nakwento lang ni Mami Tony yung sa McDo love story namin, diba? Oh. Na, naging plus ko na siya. Pero anyway, second day, ito nga. Kasi the next day, kaya ako nagkagad si Mami Tony kasi may taping ulit ako. For different show naman. And then what happened was, syempre, inlove na inlove ako kay Mami Tony. Patay na ako sa kanya ng time na yun. Gustong-gusto ko siyang makita. So, doon habang nagtitaping ako, meron ako sigurong mga 6 na oras na spare time habang naghihintay. So, ang ginawa ko, imbes na tumambay ako sa set, pinunta ako si Mami Tony. Effort, man! Effort! Hi, Miss Tony! You know, driving, going to her house. Tapos after, napunta ka pa ng Bulacan, di ba? Oo! Bumalik kasi sa Bulacan yung set. Eh, nasa Cubao siya ng time na yun. So, pumunta ako sa kanya, drive ako from Bulacan. Excited ako makita na, pag-pogi ulit ako, nag-box ulit ako, nag-puras ulit ako, nagpabango ulit ako, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Tapos, sabi ko sa kanya, ano, Tony, papunta na ako dyan, on my way na ako. Yung parang di ba ba siya naliligo? Naliligo? Pero sabi niya, malapit na siya. Eh, dito na dumating na si Rob. Ang kuwi, hi, kamusta, ganyan-ganyan. Oh, parang pawis na pawis ka. Akala ko. Okay lang, mainit kasi. Akala ko pawis na, basag-basag yung buhok niya, as in tumutulo. Akala ko pawis na pawis na, yung pala bagong ligo lang. Crush ko na siya nun, di ba? Parang crush ko na siya ngayon. Tapos kinabukasan, dinalaw niya akong bigla ng
nang biglaan, ang bilis ang dyan na siya kaagad. So, nataranta ako, akala niya pawis ako, pero totoo, bagong ligo ako nun. Grabe ka naman, mababa pa ako nun, hindi ba ako naamoy, bagong ligo ako nun. That was nice. I remember that day. That was cool. Tapos, ano nangyari nun? Tay, ano mo nung time na lang gusto nakakita ikisin? Oo, oh, kasi lagi niya sinasabi sa akin na yung time daw na yung second day na nagkita kami, second day na pinuntahan niya ako, gusto daw niya akong ikis. Alam mo, ginawa lang niya, sobrang simple lang daddy, di ba? Baba siya ng kotse, umupo siya sa labas ng ano namin, parang garahe. Yeah. So, parang 10 minutes ka lang dali, diba? Nakikipag-usap, pero nag-hi ka lang sa akin, nag-hi ka lang sa lahat. Tapos, umalis na rin siya. Pumunta na rin siya sa taping niya. Hindi na lang, ganun lang kasi because and layo pa rin pupuntahan mo nun eh. Yun. That was nice. So, Yung third day! So, yung third day naman, anong nangyari? Hindi ka nag-reply sa akin. Kasi nagpunta ka sa concert ni Jarul. Hindi siya nag-reply siya parang... Ano po yung Jarul? Ano po yung artist? Sing, rapper. Tapos, sa kabila punta nun sa Cove, Manila ba? Cove. Tapos after nun, fourth day naman, eto na, magka-chat out kami. Sabi niya, sorry, ganyan-ganyan kasi hindi ako makapunta. Hindi ako napag-reply kasi nga ganyan-ganyan. So ako, okay. So yung fourth day na, eto na. Sabi niya, saan ka mamaya? Ganyan-ganyan. Sabi niya, sa gym kasi ako eh. Sabi ko, may work kasi ako mamaya sa Oblivion. Sabi ko, may event na naman. Tapos sabi niya, yung gym ko sobrang lapit lang dun eh. As in, sobrang lapit ko lang ngayon sa Oblivion, nasa gym ako. Naalala mo yun? Sabi ko, yeah. Talaga, sobrang lapit lang. Mamaya lang dyan ako sa Oblivion, gumanon ako. Sabi ko, tapos parang hindi ko alam, ako ba nag-iya sa'yo? Na pumunta ka? Hindi, ako nagpilit. Na? Ako, di ba, malunggit gym ako kasi nakita ko, sabi ko, nag-message ako, asan ka? Sabi mo sa Oblivion ka, sabi ko, daan ako dyan, mag-ahay lang ako. Oo, sabi mong ganun, oo. Tapos ang sabi ko sa kanya, sige, punta ka, ganyan. Pero, bago yung Oblivion na yun, medyo napikon ako kay Rob, bago tayo nagkayaan sa Oblivion, ang sabi ko kasi sa'yo ganito, uy, ano, parang ayoko kasi ma-misinterpret, sabi ko gano'n, ayoko. Alala ko na. Sabi ko, ayoko kasi ma-misinterpret, tanong ko lang, kasi di ko naman alam kung ano yung ginagawa mo, bakit ang sweet mo sa akin, but lagi tayong magka-message. Kasi siyempre single ako, gusto ko maging sure ako. Sabi ko sa kanya, ano ba to, naniligaw ko ba sa akin o ano? Kasi hindi ako pa ano sa relationship eh, hindi ko alam kung, alam mo yun, ready ako. Diba sinabi ko yun? Tapos sabi ni Rob, huwag ka mag-alala, marami din akong friends na girls, sweet talaga ako sa kanila, ganyan. Ganito lang ako, mali mo maging boy best friend mo ako, ganyan. Magiging best friend ko daw si nalaki. So parang niya ako pin-renzone. Hindi niya kasi... Renzone, na parang nagpaparandom ako sa kanya ng ano ba to, naniligaw ka ba? Kasi gusto kong malaman kung naniligaw ba siya, anak. Hindi naman niya sinabi naniligaw siya. Tapos ang sabi ko, ano ba tayo? Ang sabi niya, balay mo, maging mag-best friend tayo, mabait ano naman ako, mabait ako maging kaibigan. Hindi mo naiintindihan yun, asawa. Pero yun na nga. Tapos ang nangyari, sa Oblivion, hindi na, magkikita na kami. Naglasik! Naglasing ako, pagdating ni Daddy Rob, nagkano ako. And then, ito na nandiyan si Daddy Rob, sabi ko, hoy, ano, ba't mo ako friend zone? Bakit? Sabi ko, kasi parang ano ko sa... Medyo nakainom ka na. Ano nga po yung friend zone? Pin-renzone ngayon, parang tanong mo kung ano pa yung ginagawa mo, naliligaw ka ba? Tapos bilang sabi niya, hindi, friends lang gusto ko sa'yo, friends lang tayo. So parang ako, parang, ano, friendzone, ang effort natin magka-chat araw-araw, tapos update ng update, tapos friends, gusto mo lang maging best friend? Pero yung kiss kay Bobby, gusto mo ba siya maging boyfriend? Ang tayo na yun? Unang araw pa lang, minahal na kita, bakit pa? Sobrang kaya, nakita mo yung mukha ko. Kaya na lang ako eh. Pwede ba sabihin? Bawal mag-kiss. Secret anak. So ayun na nga. Sige na, sabihin ko yung totoo. Yung time na yun. Gusto mo ba siya maging boyfriend? Unang araw pa lang, binahan na kita. Stony. Kaya ako naglasing kasi bukod sa may nagiinuman talaga kami ng friends ko at may ganap kasi sa Oblivion time na yun, di ba daddy? Yung may nag-aaway sila Keme. Tapos na nangyari, itong si Rob naman dumating, ang tagal niya. So, paikot-ikot pa siya sa mga iba pa siyang kasamang yung sa kaibigan niya. Tapos parang paano ko sa kanya, palala. Paglabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, hi,
ano, pinrenzone mo ako, bakit? Hindi, pinrenzone mo ako, pinrenzone mo ako. Ay, sinasabi ni Daddy. Hindi kita pinrenzone, ang sinabi ko sa'yo nung time na yun. Oo, ang sabi mo sa'kin. Hindi ko mean ng ganun. Oo, ay, siyempre nagpapaka good boy lang ako sa'yo. Ayoko naman sabihin sa'yo kaagad-agad, agad-agad, tayo kaagad. Diba? Siyempre nagpapag-good chat ako sa'yo na gusto ko ipakita sa'yo na I'm such a godly person. Know what I'm saying? Kasi dati ito, example, sinabi mo natandaan ko. Oh, pero parang ganyan, ang sabi mo sa akin, hindi, gusto ko lang magpakita ng mabait ako sa'yo kasi ayoko naman yung kot. Alam ko naman maraming lalaki nagkakagusto sa'yo, yung habol-habol agad sa'yo. Minsan kasi pag ganun, biglang ayaw mo na. Diba? Baka maayawan mo ako, baka sabihin mo sa akin, masyado ako into sa'yo. Pero totoong into ako sa'yo. Sabi mo, ayaw mo lang ipakita, gusto mo muna na parang friends lang muna. Tapos kapag okay ako, parang pag okay lang pala sa akin, manliligaw ka. Sabi mo gano'n, parang gusto mo unti-untiin, parang amaze kasi ng pangyayari. Parang, gano'n. Parang gusto ko muna tignan kung okay lang ba sa'yo, friends, okay bang manligaw sa'yo kasi nga hindi ka ready sa relationship, sabi mo. Tapos sabi ko, oh, edi ko maliligaw ka pala. Ah, saan na yung flowers ko? Bumili pa ako ng flowers sa labas ng bar. Yung mga namin nagbibenta ng mga tag-iisang piraso. Sigyan niyo sa akin. Sigyan niyo sa akin. Tapos? Ito yung flower mo. Tapos binigay ko yung flower ko sa kanya. Ay, flower sa kanya. Oh, wait lang anak. Itong mga susunod na ikukwento na namin, hindi ka na pwede nakikinig. Anak, hindi na pwede kasi hindi na ito pang bata. Tatakpan ka na lang. Hintay nga mo, maririnig mo kasi anak mo. Hindi pwede, anak. Kasi yung mga susunod ay kukwento namin. Hindi na talaga pwede. Ang programang ito ay rated SPG. So yun na nga, pinaalis na namin si Tyrone. Because rated SPG. So yun na nga, pinaalis na namin si Tyrone kasi nga hindi nga niya pwede maririnig mga ibang bagay na pang matatanda lang. At sa mga nanonood po nito, sana po gabayan niyo po yung mga anak niyo. yung mga or mga nakababata niyong kapatid or pamangkin ko. Sino man ang mga bata nanonood dito, huwag niyo na po ituloy ang panonood. Okay na po yung hanggang kanina lang. So ngayon, usapang matatanda na po tayo. Right. Kukwento po namin kung paano talaga nagtuloy-tuloy yung love story namin ni Daddy Rob. Right. So yun na nga, saan tayo natapos? Sa ano yung binigay mo yung flower mo? Hindi, kasi gato yun. Lasing na lasing si Mami Uli. Oh, tapos diba sabi ko, pin-pin-pin. tapos. Tapos diba sabi ko, pinag-pensin niya ako. Oo, di niya matanggap. So, alam niya na, guys, patay na patay siya sa akin. Hindi, hindi ako patay na patay. Siyempre gusto niya ibigay. Ginawa ko sa kanya, sabi ko, ay, ganyan. So, ang ginawa ko, nag-ano kami, nag-agano kami, Daddy Rob, nasasayaw kami. Sabi mo, nasasayaw tayo, gano'n. What the hell? Ano ba to? Diba, dito si Daddy Rob sa likod, kung saan nandito ako, eh, pin-red zone niya ako, diba? So, yung fight ko, kung nandito siya, kaya ako. Tapos si Daddy Rob naman, nun, nangyari do okay na. Tapos after nun, napaaway ako. Kasi lumapit sa akin yung kagrupo ko, sabi niya, inaway ako ng pinsan mo. Si Rob na turn off siya sa akin. Ako kasi ako eh. Pagkasing, may pagka-warfreak ako eh. Ayoko nang pinapalagan ako ng personal. Pero guys, ito, dati si Tony, may problema talaga siya sa alcohol. So, dahil partner ko siya, it's my job na ayusin yun. Kasi ayaw makita ni Tyrone ngayon at ayaw ko rin nagiging affected din yung relasyon namin eh. Kasi sinasaktan niya ako ganyan. Pero right now sobrang proud ako kay Mama Uni kasi hindi na siya nag-hard. Alam mo na, wine. At pag nalalasin siya sa wine, hindi na siya yung parang wild, naghahanap ng away. Siya na yung taong pag nalasing, nilalambing ako. It's bad. So yun nga, ang laki na lang pinagbago talaga sa alak. Kasi yung tayo na nakilala ko ng Daddy Rob, medyo depressed pa din ako sa buhay kasi medyo marami akong inintindi, di ba? Yeah, tsaka marami akong issues, medyo na-apekto ka noon. Ako noon, nung una, so kung marami sabi, strong mo naman, ganyan. Hindi yung totoo, maraming points sa buhay ko na sobrang weak ako talaga. So pag nag-aalak ako, nag-aanap talaga ako ng away. At minsan naman, dahil syempre busy nga ako kay Daddy Rob, nag-ain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 g-
parang nadadala agad ako. So lumapit sa akin si Papi. Si Papi lumapit sa akin noon eh. Nag-away siya ng pinsan ko si Chapa nga ni Iban. Sabi niya, Tony, Tony, pinakiwa ko ni Cha. Ah, po. Gumanon ako, diba? Tapos sabi ko sa Rob, sabi ko, ah, asan niya? Asan niya yung pinsan ko? Nabaka ko yung bote. Sabi ko, halika. Sabi ko, oy, 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 oy. Saan ako pupunta sa loob? Alaga sa mabong, makikipag-away ako. Tapos nilawak akong bote, tumatakbo ako. Tapos magtakbo kong ganun, para ano, damay ako kong bote. Gagalunin ko dapat yung pinsan ko ng bote sa mukha. Tapos ang nangyari, ewan ko na lang pag ganun ko, nawala yung bote sa kamay ko. Hindi ko lang kinawa ko. Kaya okay nila nila. Tapos parang hindi ko na alam kung ano nangyari. Tapos bilang, siya parang, after that, diba natahimik ka, daddy? Oo, oh, hindi ko kasi alam anong re-react ko sa'yo. Hindi, at saka, tinsinayin mo sa akin. Nalan. Di ba na-turn off? Ay, oo, na-turn... Oo, na-turn off sa akin si Daddy Rob na, oh my God, anong klaseng babae to? Parang, bakit ano, bakit ganito? Bakit ganyan siya makipag-away? Di ba? Maraming mga bagay na kinagulat ni Daddy Rob nung nakilala niya ako. Number one, gulat na gulat siya kung saan ako nakatira. Di ba? Oo. Kasi ano yung bahay ko? Ayoko i-explain. Ayoko pag-galit sa mimig ko. Ina-expect niya kasi mayaman ako. Ina-expect niya na baka ano ako na... Alam mo na, na pakawala ko mabahay, na may mga sponsor na sponsor ako, na matanda. Di ba, sabi mo, baka may ganun ako. In-expect niya. Pero, okay. Sabagay. Di ba, na parang ganun ako, sabi mo. Kala niya, super pawok ako, ganyan-ganyan. Tapos, pagdating niya sa bahay niya, parang, ang sabi mo lang, parang, ha? Hindi ako makapaniwala na yung Tony Fowler na sobrang sikat makatira sa ganung lugar. Yun na lang. Oo. Basta yung lugar ko, hindi siya maayos na lugar. O, kasi hindi kasi kami mayaman. So, marami ding daga. Medyo magulo talagang lugar. So, huwag na natin i-describe kung paano siya. Basta magulo siya. Pero malapit siya sa palengke. Pero hindi ko naman hindi ha. Pakaisipin nyo, parang ang grabe naman ako mag-judge kanya. Hindi ganun. Kasi nagulat lang ako. Siyempre, ina-expect mo. Siyempre, pag sikat na tao, diba? Alam nyo naman yung ganun eh. Oo. Na-expect niya kasi parang... Hmm. Pero wala, I have nothing against of course. Against sa mga taong hindi maalas. Wala. Of course not. Pero nagulat lang siya na, hala, Tony Fowler, kasi ito ka lang nakatira. Kasi expected niya nga na parang, ay, may pera to eh, ano to eh, may spongy to, tsaka sikat to, parang ganon. So yun, tapos pangalawa niya, nagulat siya sa akin, sobrang war freak ako at nagwawala ako pag may alak. Sobra. So yun, nagwala ako, na-turn off si Daddy Rob. So parang, dapat finish na yung gabing yun, di ba? Hmm. Kasi 4 a.m. na noon eh. Parang gumano eh, parang, di ba? Parang landian to, ay. Parang, Oo, eh si Daddy Rob, ano siya eh, madali siya ma-turn off sa babae kasi noong time na yon ayaw mo ano, woman hater ako. Mm-mm. Bakit mo lang ako minessage yung totoo, sabi mo na sa kanila. Seryoso? Oo, sabi mo na. Nung una, kasi. Hindi, ito ha. Okay. Kasi since time na yon since woman hater ako, galit ako sa mga babae kasi parang feel ko sobrang nasaktan ako. Kaya nung time na yon, kaya ang purpose ko talaga na kaya ako gusto i-message si Tony kasi gusto ko siyang ano lang tirahin ganun. Alam mo na yun, parang gusto ko lang siyang matikman. Yan yung tamang term. Okay, yeah, so ang yun nga, di ba, nakita ko na siya, hindi ko ine-expect sa nung time yun kasi grabe talaga ito. Aminin ko na guys, sobrang fuckboy ako na. Promise, sobra. At ang gagawin ko lang nun is mag-jowa ako tapos saktan ko lang. Promise. Pero nung nakita ko si Mami mo, yung nag-iba yung mundo. Di ba sabi mo nakita mo ko, parang di ka makapaniwala na sobrang ganda ko? Hindi. Ito lang ha. Hindi, pero seryoso guys. Sobrang, yung hindi ko makakalimutan nung first time ko nakita si Mami Oni dun sa The Fort sa BGC. At pumasok siya sa kotse ko, sabi ko. Iba pala siya, no? Parang, hindi ko alam. Hindi pa nga siya nagsasalita, pero yung puso ko parang, shucks, parang gusto ko ligawan tong taong to. Tapos nagkaroon ng second day, nagkaroon ng third day, tapos nagkaroon ng fourth day, tapos grabe ako mag-update sa kanya. Alam mo yung example, yung pa-third day pa lang, gumimig ako kasama yung best friend ko. Lasing ako, papasok pala ako ng gimmick, grabe, naka-video na ako. Kumakain na ako ng pizza, nag-video na ako. Nag-CR ako, nag-video pa rin ako sa kanya. Pauwi na ako ng bahay good time, nag-video pa rin ako sa kanya. As in, first time yun, man. And promise, no regrets, until now, tinan mo naman. First time ako magkaroon ng relationship na magto 2 years straight, loyal, no lokohan, nothing. Sobrang saya, sobrang totoo lang. Aww. Pero anyway, going back! So yun na nga. So ito na nga, parang na-turn up na siya, di ba? Tapos ang nangyari, parang nasa labas na kami, sa kikintuan na lang, parang sila parang ganyan na lang. Sabi naging ko, quiet ako. Naging quiet ka na. No, say ako, ano? Nakikipag-galo na pa ako sa labas ng Obli. Tapos bigla na may nagsabi, ano, pasarado na yung Obli, eh bukas pa yung core. Tara, core tayo. Tara, core tayo. Oh my gosh. Tipo, ito talaga natin to. Oh,
mo, daddy, kung ito natin talaga. Ito lang, ito lang, ito lang, ito lang. So, siyempre, gamit na yung kotse. And then, kasama ko si Tony, papunta na kami sa core. Mm. Ganyan, ganyan. So, pagdating sa core, turn off na ako sa kanya na, tahimik lang ako. Mm-mm. Turn off na siya talaga sa akin. Ako kasi pag-turn off, parang super quiet. Mm-mm. Hindi kita in-entertain. Basta bahala ka dyan, ikaw lang, turn off na ako. Basta gusto ko lang matapos kong gabi na to, ganun. Mm-mm. Diba? Pasok kami ng core. Ang ginawa niya, siyempre, si Mami Uli, alam niya naman ito, pagdadamit dati, kung ano na, hubad. Diba? Sobrang sexy, ganyan-ganyan. Alam mo, ginawa niya, guys. Kinuha niya yung kamay ko, my right and my left hand, at ilagay niya dito habang lalakad kayo pabunta ng core. Kasi alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Ba't niya ginawa yun, guys? Kasi sabi niya, hawakan mo yung buso kasi ayokong mahawakan, ayokong matamaan ng mga lalaki sa loob. Ayokong bumangga sa iba sa mga lalaki. Kasi tsaka ayaw mo din mahawakan. Ang sige po, baka mahawakan ng iba, ayaw ko. Hawakan mo yung dibdib ko. Baka tumama, ayokong tumama sa mga lalaki. Eh, siyempre ako. Diba ito si Rob, nandito ako sa harap niya. Eh di syempre, nag-kiss kami. So, with the French kiss and all of that, you know. Ayun na, nag-panakalala. Okay, tapos nun, pumunta kami sa VIP section sa may sofa. Eh, pagod kami sumayaw, ganyan-ganyan, upo kami. Pero daddy, bago tayo pumunta sa part na yon, ano yon, di ba from na turn off ka sa akin, sayo mo sa akin, bilang, ching, ikaw na. Ayaw, sobra. Parang yung turn off ko, parang, basura. Kaya parang, na turn on na lang ito. Kasi pinahawa ko daw sa kanya, hindi. Wala ako na-experience na ganun, man. Na ano? wala ako na-experience na ganun, na first time ko palang makilala, tapos, I mean, hindi naman sa first time, parang, 1 week pa lang, tapos, basta nakaka-turn on siya sa akin, kasi parang, gusto mo na protektahan kita, alam mo yun? Tsaka gusto mo makawakang dede ko. Sabi niya kasi sa akin. Kaya daw gumano yung mata niya na parang, hala, nakakilab naman tong babaeng to. Kasi never daw siya nagkaroon ng girlfriend na parang paparamdam niya sa'yo na nasa'yo ako nang nasa gimmickan tayo. Kasi daw yung mga dati niyang keme, syempre mga past relationships niya, pag nasa gimmickan, parang puro aura, puro paglalandi. So parang time daw na, napafeel ko daw sa kanya na, I'm yours tonight. Yung gano'n, sa'yo lang ako, parang gano'n. So parang ano, natuwa siya. So ito na nga, nag-dance-dance, nag-kiss kami, nag-dance-dance kami, sapunta na kami sa couch. Ito la. Lasing-lasing ako neto, ah. Nakaupo ako. Tapos syempre, si Mami Uni pumatok sa akin. Yan, yan, Mami Uni, nandyan, yan, yan. Tapos Mami Uni, tsus. So sabi niya, you want to, me? You want to, me? Tapos sabi ko, ha? Paano? Ako naman, gulat na gulat. Paano? Alam mo sabi niya, subay tayo sa beat. Hindi yan ang sinabi ko. Ano? Ito yung eksaktong ginawa ko. Oh. Ginawa ko, tinaas ko yung palda ko. Sabi ko, sumubay tayo sa beat. Sabi ko, sabi mo, ha? Sabi tayo sa beat, tamang gano'n. Sabi ko sa'yo. Ano sinabi ko sa'yo? Sabi mo, hindi. Tapos sabi ko, sa kotse na lang, gumagano'n ako sa'yo, diba? Tapos ayaw ni Daddy Rob. Tapos sabi ko sa kanya, parang, sabi ni Daddy Rob, alam mo, hindi mo deserve na, hindi ka pang kotse. Hindi ka pang doon sa loob ng bar. Tapos kinukulit ko talaga si Daddy Rob, ando na kami sa kotse. Ito talaga, totoo lang to. Ito kasi maraming gantong nangyayari na, parang pwede kaming husgahan sa nangyari. Pwede nyo, lalo na ako, husgahan, tsaka si Rob, na ang bilis ng pangyayari. Pero, sa nangyari sa amin ngayon, maayos naman kami. So, hindi kami nagsisi na naglandi kami. Hindi na naglandian talaga kami na ang bilis ng pangyayari kasi sobrang naging goods kami. But, hindi lahat ng gantong story ay nagkakatuluyan. Ha? Hindi din lahat naging maayos. Yes. Yung iba nagkakabuntisan lang, nagkakagulo lang. So, ito na nga, dumating kami sa kotse. Ito sabi ko sa kanya, ayat mo ako. Sabi ni Dad, ako yung nangungulit sa kanya. Sabi mo yan. Tapos sabi ko sa kanya. Tapos sabi ni Daddy Rob, sige, pagbibigyan kita. Sabi ko sa akin, sige, pagbibigyan kita. Pero... Oh my gosh, ayoko pumunta sa kwento mabuti. Sabi niya gano'n, sige, pagbibigyan kita na may mangyari sa atin. Pero, sa isang kondisyon. Tapos sabi ko, ano ba yun? Tapos sabi niya,
meron tayong dapat commitment. Dapat pag may nangyari sa atin, tayo na. At dapat committed tayo sa isa't isa. Yun yung sabi niya sa akin. So parang ako, sige, sige, tara, tayo na. Wala akong pakialam eh. Motel ba yun? Hotel yun eh. Motel. Musta motel? Hindi yun motel, hotel nga yun eh. Oo na, sige na mami. Ka hotel yun. So pumunta kami doon kasi ang lapit lang nasa court tsaka sa ABS banda. Maging totoo tayo, ikwento natin yung totoo. Oo, asawa na kaya naman kung saan talaga yung specific sasabihin mo. Lahat naman ng hotel. Baka sabihin nila pag pumunta sila doon, hala dito nag... Lahat naman ng taon naman. Kahit saan. Oo, nahihala din lang, nainitan tuloy ako. Bakit? Wala. O, sige na. So, yun na nga. Doon kami nag... Tapos nauna pa ako magubad sa kanya. Hindi ko. Tapos si Rob nakagal lang sa gilid, o. Alika dito. Lasing na lasing talaga ako kasi yung sobra. Kasi oh yun na. Hanggang sa kami nangyayari na sa amin after noon. Hindi, di ba? Ayaw ko patanggalin yung brief ko. Ayaw talaga. Sabi ko lang sa kanya, Alika. Kasi lasing na lasing ako. Hanggang sa yun namin nangyari na sa amin. Tapos after that, ang nangyari, bago kami umalis, bumalik ulit kami sa core. Pagbalik namin sa core, ang sabi niya sa akin, ayan, commitment. Tapos ayun na, sumasayaw kami, nagiinom kami, okay na kami. Tapos after nun, kinabukasan, nagpunta ka ng La Union. Tapos naman nagpunta ng Bicol. Tapos na-standard ako sa Bicol, sinundo ako nito. So ang naging anniversary namin is yung mismong araw na sinabi niya sa akin, oy, commitment ta. So ano yun, May 12, 2018. Ng madaling araw. Aww. So yun yung nangyari sa amin last year. At after nun, ang nangyari nun, after yung pumunta ng La Union, after kung pumunta ng Bicol, na sinundo niya ako sa Bicol, by landa kasi na-stranded kami. After nun, hindi na po kami naghiwalay, nagsama na po kami. As in, lagi na po kami magkasama. Parang walang minuto. Kahit sa tape niya, lagi ako nasa kotse. Siya, sinasama niya ako mag-deliver ng RJC dati, di ba? Sobrang hindi na po kami naghiwalay. As in, sobrang araw-araw na talaga. And after nun, hanggang ngayon, sobrang naging okay naman talaga. Alam mo guys, pag ikakwento namin, boy, it's gonna take forever. Yeah, so forever. Actually, medyo detalyado na nga itong pagkwento namin. Pero ang dami pa namin sana ang gusto ikwento sa inyo, yung mga nangyari pa sa love story namin. Pero malay nyo, next time ikwento namin. So, yun mga beses ko para sa akin, alam nyo, natutunan ko, hindi lahat ng tao sa gimmickan lang. Yung iba, pwede magkasunod. Unang araw pa lang, share namin sa inyo ang love story namin. Sana po na-inspire kayo sa love story namin ni Daddy Rob kung paano kami nag-land yan dalawa at paano kami naging okay. At sana forever na kami. Aww. Dahil pag hindi tayo naging forever, nag-break tayo, papanoorin natin to, tapos iyak tayo ng iiyak. Mukha nga asawa. Hindi na naman ngayari. Sa inyo mga besi ko, sana nag-enjoy kayo sa kwento namin. Kayo, anong kwento nyo? Comment nyo naman dito sa ano namin, sa... Comment section ng YouTube channel namin. So yun mga besi ko, maraming salamat. Like and subscribe! Ay, kumulik yung baby ko! Subscribe! So yan, anak, din namin nakwenta sa'yo, ha? Yes. Babay na! Like and subscribe! Ay! Yes.